Magandang gabi, bayan! Saklap ba? Yan ang mangyayari kung masusunod ang petisyon ni Soldier Jose Calida sa Supreme Court. Mawawala sa himpapawid ang lahat ng TV at radio channels ng ABS-CBN Corporation. Sa Metro Manila, yan ang Channel 2. ABS-CBN Channel 2 now signing on. Tatamaan din ang DZMM. Saka yung 101.9 sa FM. Dear MOR, gusto kasi ni Calida na kanselahin ang prangkisa ng ABS-CBN Corporation dahil may mga paglabag daw dito. Pero bakit ba kasi kailangan ng prangkisa ng isang broadcast company? Di ba pang jeep o pang bus lang yun? Ayon sa batas, kailangan i-regulate ang pagbibigay ng prangkisa sa mga broadcast companies tulad ng ABS-CBN. Limitado kasi ang broadcast frequencies. Di pwedeng lahat basta na lang gumamit ito. Halimbawa, hindi pwedeng magsiksikan sa iisang channel. Wala kang maiintindihan dun. Ngayon, Kongreso ang may kapangyarihan na mag-grant ang franchise sa tumatagal ng 25 years. Sa ngayon, may 11 panukala na suportado ang pagkakaloob ng panibagong prangkisa sa ABS-CBN Corporation. Kaso biglang pumasok sa eksena si Calida at nag-file ng co-warranto petition laban sa ABS-CBN. Ibig sabihin, kinukustyon niya ang karapatan ng ABS-CBN na hawakan ang prangkisa at manatili sa ere. Co-warranto rin ang strategy na ginamit ni Calida para patalsikin si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, na kilalang kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gaya noon, questionable yung paggamit na naman ni Calida sa co-warranto para ipasara ang ABS-CBN. Pero ano ba kasi ang issue ni Calida? Sige, himayin natin. Sabi niya, inabuso raw ng kumpanya ang prangkisa dahil matapos magbenta ng ABS-CBN TV Plus, biglang nagkaroon ng option na pay-per-view. Ito yung kapamilya box office o KBO. Sa halagang 30 pesos, makakanood ka ng mga pelikula. Ayon sa ABS-CBN, dito ay pinagbabawal ang prangkisa, saka aprobado ito ng mga nangangasiwa sa gobyerno. Punta naman tayo sa PDR, so yung Philippine Depository Receipts. Ito ay investment sa ABS-CBN Holdings, hindi sa ABS-CBN Corporation. Pwede itong bilhin ng kwalipikadong individual, kabilang na ang mga foreigner. Karaniwan itong ginagawa para makakalap ng karagdagang pondo na pwedeng gamitin para mas mapalago ang isang negosyo. Sabi ni Calida, nilabag ng ABS-CBN ang konstitusyon dahil may mga foreigners na bumili ng PDRs. Sounds familiar ba? Kasi si Calida rin ang nagpa-imbestiga sa Raptor dahil din sa issue ng foreign ownership. Nasa batas kasi na dapat 100% Filipino-owned ang isang media company. Pero sa kaso ng ABS-CBN, maliwanag na di porkit may hawak na PDR ang isang foreigner, may tuturing siya na isang owner ng kumpanya. Ang PDR ay hindi katulad ng share of stock. At walang voting rights ang may-ari nito. Ganito ang simpleng paliwanag ng dating head ng Philippine Stock Exchange. Para kang tumaya sa kabayo. Sakaling manalo yung kabayo sa karera, may share ka sa premyo. Pero di ibig sabihin na ikaw ang may-ari ng kabayo. Binusisi at aprobado rin ng Securities and Exchange Commission ang mga PDR ng ABS-CBN bago ito ibinenta o inoffer sa publiko. Kinuwestiyon din ni Calida ang franchise ang ABS-CBN Convergence Incorporated na telecommunications subsidiary ng ABS-CBN Corporation. Pero niliwanag ng kumpanya na alinsunod sa batas ang pagpasok nito sa ABS-CBN Convergence. Sakaling di umubra si Calida sa Supreme Court, eh problema pa rin para sa ABS-CBN kung lulusot ang prangkisa nito sa kamera. Pero ilang mamabatas na ang nagsabi na suportado nila ang franchise. Pero kung makalulusot ito sa kamera at Senado, pwede pa rin i-veto ng Pangulo ang panibagong franchise. Sinabi niya na noon na haharangin niya ito. I will see to it that you're out. Sakaling upuan naman ng mga kongresista ang prangkisa at mag-expire sa March 30, hindi naman ibig sabihin na bigla na lang mawawala sa ere ang ABS-CBN. Sabi ni Senate President Tito Soto, as long as there is pending bill for extension of franchise, they are deemed extended. They can still operate. Pero yun ay kung hindi magtatagumpay ang petisyon ni Calida sa Korte Suprema.